Controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time. We covered the face. Eh, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, huwag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, in-edit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailang palitan ang clothing? Part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So at least inaamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. We're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited? Hindi po, totoo po yan. Tunay na tao to? Tunay na tao po yan. Okay, so kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity na itong tao to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, sure lahat po on record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, let's make it a strictly executive session. Yes. Even on the part of the Senate, limitado yung mag-a-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing doon sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing doon sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a public, private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan.